Welcome to the Battle of the YouTubers. So what's up mga Titans? So dito na naman tayo ngayon sa vlog. So ito mga Titans, kung nakita nyo si Boy Tapang at saka si Boy Ungas nagbibigay ng mensahe sa mga tao na huwag daw silang postahan. So bakit? Ito, tingnan nyo mga Titans. Pero kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe and ring that bell para ma-notify kayo sa susunod kong video mga Titans. So ito yung mga reason ko, mga Titans, kung bakit ayaw nila magpaposta sa mga followers nila. Kasi nga daw maraming nagtitext sa kanila na lumaban sila, pupustahan sila. Pero meron silang kanya-kanyang mga reason at saka side. So pakinggan natin mga Titans. Ngayon mga Katapang, gusto ko lang i-clear sa inyong lahat na bukas na pala yung laban namin ni Boy Ungas, February 26, 10 a.m. magsisula yung laban namin ni Boy Ungas. At gusto ko lang sabihin sa inyo mga Katapang na yung mga nag-support sa akin sa laban ni Boy Ungas, maraming salamat sa inyo. At yung gustong pumusta sa laban namin ni Boy Ungas, ito lang masabi ko sa inyo, huwag na huwag kayong pupusta sa laban ko. Alam nyo kasing bakit? Kasi dihado po tayo sa laban natin ni Boy Ungas. Kasi si Boy Ungas ay lagi yan nagtitraining. Kumbaga, yung pag-uboxing niya ay kinarir niya. Samtala ako ay hindi ako nagtraining. Simula last nung laban ko, 2020, doon ako nagtudo ensayo nung laban ko sa taga Manila. Nung si, sa Brusco Bros. So yung laban namin ni Boy Ungas, maski isa, di ako nagtraining. So huwag kayo pupusta sa akin kasi maraming lamang si Boy Ungas sa atin ngayon. Lamang siya sa hangin, lamang siya sa training. Tapos ako, wala akong training, walang hangin. Tapos isa sa problema natin ay meron akong problema. Itong ngipin ko na iniingatan ko. Kaya ang masabi ko lang sa inyo, huwag kayo pupusta sa akin. Manood na lang kayo sa laban. I will do my best pa rin sa laban namin ni Boy Ungas kahit kahit alam ko na mataas yung chance ni Boy Ungas dito na siya yung manalo sa laban namin. So yun lang, huwag kayong pumusta sa akin kasi marami nag-chat sa akin, Idol, pumusta ako sa'yo. Idol, galingan mo kasi pumusta ako. Idol, ganito. So habang ngayon, napanood yung video na to, cancel nyo yung pustahan kasi naawa ako sa inyo. Alam kong yung supporta nyo sa akin ay tunay talaga kasi kahit walang pusta, support nyo lang ako sa laban namin. Okay na ako doon, na-appreciate ko na yun. Pero yung pagpusta, wag na. Kasi ako na mismo magsabi sa inyo na mataas talaga ang chance ni Boy Ungas dito sa laban namin. So yun lang guys, clear ko lang sa inyo na wag kayong pumusta sa laban namin ni Boy Ungas. Kasi ang daming namang niya sa akin. Wala talaga akong training. Kulang ako sa hangin. Si Boy Ungas, lagi siya nagtitraining. So yun guys, February 26 yung laban namin ni Boy Ungas. Bali, itong laban namin ni Boy Ungas, mga Katapang, ay big respect sa kanya kasi ito yung dream na ito yung dream ni Boy Ungas na makalaban niya yung idol niya. Siyempre, idol niya daw ako. So, thank you Boy Ungas. At ito na nga yung pangarap mo na ang tagal mo nang pinangarap na makalaban ako. Finally, sinabi mo na nag-cross na yung landas natin. So yun Boy Ungas, congrats in advance sa'yo pero huwag ka pa rin mag-comfortable, baka matamaan ka ng lucky punch. So yun Boy Ungas, good luck sa ating dalawa. Hey, what's up mga Kaungas, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, bukas na pala yung laban namin ni Boy Tapang. So madami pala nag-chat sa akin at nagtatanong sa akin na Boy Ungas, pupusta ako sa'yo, Boy Ungas, pupusta ako sa'yo. Ito lang yung masasabi ko sa inyo guys. Huwag kayong pupusta sa akin. Alam nyo kung bakit. Alam nyo naman guys na si Boy Tapang galing yan sa amateur boxer. Isa sang amateur boxer, galing yan sa Ala Gym Promotion. Ako alam nyo, ako street fighter lang ako. Para-para lang yung suntok ko. Wala akong strategy sa boxing. Alam nyo yan. Sa doon sa amin, sa kanto-kanto lang ako nagbo-boxing. So yan yung masasabi ko sa inyo guys na huwag kayong pupusta sa boxing ko. Sabi nga ni Boy Tapang, pag boksingero ang kalaban mo, bugbog sarado ka talaga. Yun yung sabi niya sa press con. Siyempre ako, street fighter lang ako. Wala akong strategy sa boxing. Tapos si Boy Tapang, amateur boxer siya. Siyempre, bugbog sarado talaga ako. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo guys na huwag kayong pupusta sa akin. At si Boy Tapang, sabi ba ni Boy Tapang na hindi niya ako pinag-training yan kasi nga, visit lang ako. Pero Boy Tapang, nagpapasalamat ako sa iyo kasi nga, natupad yung pangarap ko na
makalaban ka sa Battle of YouTuber kasi nga ikaw yung isa sa mga inspiration ko sa boxing. So maraming maraming salamat sa iyo, Boy Tapang. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga taong nagsusuporta sa akin at naniniwala sa akin. So guys, alam nyo ba guys na sa nga ngayong matchup na to, ngayon lang ako pinabahan sa laban namin ni Boy Tapang. Alam nyo kung bakit? Hindi ko in-expect guys na si Boy Tapang ang liit niya sa video. Hindi ko in-expect na maliit lang siya sa video, pero sa personal, sobrang laki niya. At yun, syempre, ngayon lang talaga ako kinabahan sa matchup namin ni Boy Tapang. Alam nyo guys na sobrang advantage talaga ni Boy Tapang kasi nga matangkad siya, tapos malaki pa siya, ako maliit lang ako, tapos amateur pa siya. Alam nyo guys na dito ako kinabahan, kaya sa mga taong nagtitiwala sa akin, maraming maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin, at lang lalo na sa pamilya ko. Guys, ipapakita ko din sa inyo na ako kahit street fighter lang ko, kaya ko magipagsabayan sa amateur, at ipapakita ko talaga yan sa inyo. Alam nyo guys na si Boy Tapang hindi lumalabas ng video ng training niya. Hindi natin alam na syempre nagtitraining talaga si Boy Tapang, hindi natin alam na nagtitraining siya kasi nga hindi siya lumalabas ng video. Pero nakikita ko sa mga ibang page na ina-upload, grabe yung training ni Boy Tapang. Hindi ko akalain na hindi lang siya nag-upload, pero grabe yung training niya, pinagandaan niya talaga ako. Ayun sa mga nagsusuporta sa akin na gustong kumusta, wag na wag kayong kumusta sa akin. Yun lang yung masasabi ko. Kasi nga, nasabi ko na amateur boxer kasi siya, ako street fighter lang. Ito lang yung sasabihin ko sa inyo guys na kay Boy Tapang na sana sa pagkatapos namin ng laban na okay na tayo at Team Visayas na tayo, at yung makalaban natin na Team Luzon na. Siyempre, saludo ako sa iyo Boy Tapang. Sa kabaitan mo yun, maraming maraming salamat sa iyo Boy Tapang. Itong laban na to, sportsmanship lang to. Siyempre, alam nyo naman guys na si Boy Tapang malakas din yan kasi isa siyang Bisaya. Alam nyo naman na mga Bisaya, mga palaban din yan. Hindi yan umakyat ng ring na sabihin talo-talo lang. Alam nyo yan guys. Lahat ng mga kilala natin ng mga sikat na boksingero, kalabanan talaga Bisaya. Yun lang yung masasabi ko sa mga taong gustong kumusta sa akin, na huwag kayong kumusta. Yun lang. At ito pala, itong video na to, para to sa asawa ko. Kasi alam nyo guys, yung asawa ko, buntis yung asawa ko. So 7 months, magpapa-7 months na yung asawa ko. Malapit na siyang manganak. Ito talaga yung inspiration ko, yung asawa ko at yung family ko sa laban namin ni Boy Tapang. Basta ipapakita ko na lang sa inyo guys yung yung ipapakita ko na laban ngayon. Basta gagawin ko yung best ko na yung pagtitiwala niyo sa akin hindi mawala. Ayun. Maraming maraming salamat sa mga taong nagtitiwala sa akin, lalong-lalo na nagpapasalamat kami doon sa taas na safe kami pumunta dito sa Maynila at binigyan kami ng magandang pangatawan at healthy kami at sa hindi kami nagkasakit dito sa Maynila. Yun, sa mga gusto palang manood bukas ng live ng Battle of YouTuber, nandito yung link sa comment section ko. So madami yung makikita nyo na maglaban-laban bukas na siyempre yung main event natin, Awit Gamer versus Mark Gray, tapos kami yung Boy Ungas versus Boy Tapang, at champion belt na yun. Siyempre pinapangarap ko talaga na makuha yung champion belt na yun. Ayun talaga yung pangarap ko na yung champion belt madala natin sa atin lugar. Siyempre, hindi din natin masasabi na madala natin kasi si Boy Tapang nangangarap din na makuha niyo yung champion belt. Pareho lang kami nangangarap na makuha yun. Basta sa'yo Boy Tapang, sana wag natin payain yung mga taong nagtitiwala sa atin at nagsusuporta sa atin. Wag natin silang
huwag natin silang payain at sana maganda yung ipapakita natin na laban sa Battle of YouTuber. Yun, sa iyo, Buitapang, good luck sa iyo, good luck sa atin. Friendly game lang to na laro namin. Ako malaking respeto ko kay Buitapang kasi nga idol ko siya yun. Kasi nga tayong mga Bisaya, malaking respeto natin sa kapwa Bisayas natin, Bisaya natin. Yun, Buitapang, good luck sa iyo. So what's up mga Kaitans? So ayun na nga mga Kaitans, narinig nyo na both side kay Buitapang at saka Buyungas na ayaw nila magpapusta sa laban bukas. Bakit? Ito kay Buitapang unang-una is dihado si Buitapang daw, sabi niya sa video, sa page niya, pwede niyo puntahan, is wala daw siyang hangin. So tama naman kasi hindi naman talaga ginawa niyang karir. Kasi si Buyungas ginagawang karir as a boxing street fighter. Eh si Buitapang is lagi na lang nagbablog. Pangalawa is regarding wala na rin siya lang sabi niya, wala na siyang exercise or pagpa-practice ng magbo-boxing. Kasi last na yung practice sa boxing is yung season 2. So haba-haba na rin yun, di ba? Pangalawa sa mga problema niya, pangatlo, yung pinakaano mga Kaitans, yung ngipin daw niya. Siguro mahal yun. Di ba? Hindi natin alam. Kaya yun yung pinoprotektahan, syempre. Pero syempre, hindi naman siya nagsasabing ibibigay niya yung laro. Lalaban pa rin naman si Buitapang para syempre makuha yung title belt na inaasam-asam ni Buitapang. So, yun nga, nagsabi si Buitapang, nagpapasalamat siya kay Buyungas na idol daw niya. Kasi pangarap ni Buyungas na makaharap si Buitapang sa BOTY. So, ayun na nga, season 3 sila nagkabalik. Or season 3 sila nagkita-kita. So, yun yung reason ni Buitapang, mga Kataitan. So, huwag nun daw siyang pustahan. Ngayon, yung reason naman ni Buyungas, mga Kataitan, narecap ko lang, is, yun na nga, si Buitapang isa professional boxing kay Ala Jim sa Cebu. Pangalawa, sabi nga niya, always a professional fighter is a fighter. Baka daw madali daw siya. So, ayun, ang ginawa kasi si Buyungas lang daw is a street fighter. So, bara-bara lang daw ang pagbo-boxing kasi siyempre, street fighter nga lang. So, hindi rin natin masisi si Buyungas kasi yun naman talaga. Pero take note, Buyungas also a defending champion sa suntukan ng masikat. Sa 1 and 2 season, siya po yung panalo. So, good luck na lang sa dalawa and ingat din. Matapos na yung issue na yan, yakapan, pagkatapos, kumbaga winner take all, manalo-matalo, Bisaya pa rin. So, yun mga Kaitans, yun yung mga reason na. So, huwag nyo kalimutan mga Kaitans, i-like, i-share yung vlogs na to para ma-update yung iba na hindi nakakakuha. Pwede nyo i-share mga Kaitans, ha? Marami yan sa video ko. So, maraming salamat mga Kaitans. See you on the next vlog.